Inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang naging malaking epekto sa public transportation ang isinigawang tigil pasada ng transport group na Piston kahapon November 20. Batay sa kanilang monitoring, mayroon lamang ilang mga pasahero ang nahirapang makasakay at nasa 12 mga ruta sa Metro Manila ay nagkaroon ng pag-iipon ng mga pasahero. Subalit, agad ring napadalhan ang mga ito ng libreng sakay mula sa mga local government unit, kundi ng augmentation vehicles ng MMDA. Pakinggan natin ang pahayag ni Acting MMDA Chairman Don Artes. We can categorically say na hindi naman po naparalisa yung pampublikong transportasyon. Amin pong masasabi na baka nga po normal Monday morning rush hour foot traffic lamang ito. It's just that ayaw na po namin maipon, kaya immediately pag nakakakita kami ng 20-30 persons na nasa kalsada na nag-aabang na masasakyan, kaagad po natin dinideploy yung mga pre-position assets po natin. Personal na nagtungo kahapon sa MMDA headquarters si Vice President at Education Secretary Sara Duterte upang alamin ang epekto ng transport strike sa mga estudyante. Kahit ng Vice Presidente, hindi magkakansila ng klase ang DepEd kahit pa magtuloy ang tatlong araw o matuloy ang tatlong araw na tigil pasada, maliban na kung magdeklara ang mga lokal na pamahalaan. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara Duterte. Sa Department of Education naman, the general rule is there will be no cancellation of classes during a transport strike. The only exception is if the local government unit will declare a cancellation of classes. Samantala, para sa grupong Piston, naging matagumpay ang isinigawa nilang tigil pasada kahapon. Ayon sa grupo, nagawa nilang iparalisa ang nasa 85% ng mga pangunahing ruta sa Metro Manila.